let it go, эй, Хью Хефнер, Хью Хефнер, бля, у меня голос охрип. Hello guys, ako nga pala si Mac.Bert23, at syempre, welcome kayo sa aking YouTube channel. Nako, ito medyo may nasagap tayong Marites, ito Marites ha. Excuse me, may nasagap tayong Marites. Na kung naalala nyo, nung panahon ni Attorney Vic Rodriguez, nung siya ay executive secretary pa ni Pangulong Marcos, ay alam natin na nagtitirahan si Thinking Pinoy at saka si Attorney Vic. Okay? Tapos kinampihan ni Maharlika si Attorney Vic. Then kumampi naman yung mga ibang vloggers kay tawag dito kay Attorney Vic. Tapos meron ding nakalaban. Meron din lumaban kay Attorney Vic. Pero kung titingnan nyo, sa mga tao, lalo na si Maharlika, isa sa mga nagpakalat yan, ng ahas sa Malacanang aba. Meron akong Marites na source. Pero ito guys, hindi naman ito basta-basta. Kasi ito ay nanggaling sa politiko. So, malaki pala. O malaki ba talaga? Ang hidwaan. Diba? Marcos versus Marcos. Diba? Asawa, kalaban ng kapatid. Ako medyo masakit-sakit yan. Kasi nga, unity tayo, diba? Unity! Tapos yung bumubuo ng unity o yung kasama sa unity, war pala, war. Hindi pala pisyan, W pala yung war. Unity, ganyan sila, war. Nako, hindi maganda yan, ha? Alam nyo ba kung saan ko nakakuha yung source, di ba? Source! Eto guys, panoorin natin na sabay-sabay. Ay maraming umiikot kay Sara para magsimulang dumanat kay Bongbong. Pero ayaw ni Sara. Aba, mukha naman talaga nga hindi ba banat si Vice President Sara kay President Bongbong Marcos kasi nga unity. 'Di ba? Unity pagkakaisa. Kung yung dalawang Marcos kung totoo man na hindi sila unity, W sila, war. Aba, sino pa maniniwala sa inyo, di ba? Ang masakit na, parehas pantatakbo ata. Aba, wag naman sana. Wag naman sana ang Marcos. Wag naman ganun. Di ba? Ito, tuloy natin. Ayaw niya magpagamit sa mga anti-bombong. Mm-hmm. Ang pwedeng flashpoint ay tatakbo kasi si Amy sa midterm election. Mm-hmm. Ang posibleng flashpoint diyan ay may tumutulak din kay First Lady Lisa Marcos para tumakbo. Yun ang possible flashpoint. Dalawa. Aba, syempre. Yung flashpoint, guys, iyon yung rurok. Kumbaga rurok, kumbaga sa halimbawa sa diesel, yung flashpoint niyan, iyon yung para lumiyab o para umapoy yung awayan ng dalawa. So, sasabog lang ang awayan ng dalawa o liliyab lang ang awayan ng dalawa, pag parehas tumakbo, aba, paano yan? Di syempre, si Senator Amy, tatakbo na naman Senator yan. Tapos, kung tatakbo si First Lady Lisa Marcos, aba, dadami na title niya. Isipin mo, First Lady Lisa Marcos, Girl Scout Chief Lisa Marcos, tapos Senator Lisa Marcos, aba, talaga naman na malakas talaga. Kaya kayo, nako, yung mga tao na mga nabudol ng pagkakaisa, abay, mag-isip-isip na kayo. Kung kayo man, ay halimbawa lang naman ito, halimbawa, pagkampanyahan, nakatanggap kayo ng pera galing sa mga politiko. Diba? Galing doon sa idol nyo. Diba? Doon sa gustong-gusto nyo, nakatanggap kayo ng pera. Diba? So, pagpaligay natin, biniyara ka ng 5,000. Aba, iboboto mo yan. Diba? Iboboto mo yan. Kasi idol mo na, may pera pa. Tingin nyo nangyari ngayon. 30 pesos o 15 pesos na ang isang piraso ng sibuyas. Gano'ng karami sibuyas lang mabibili mo sa 5,000 kesa bumoto kayo ng taong may mga nagawa na.
yung mga taong nagtatrabaho talaga. Hindi yung taong puro bunga nga pero wala pang nakita ang ipinagawa. Diba? Sana next election, guys. Next election, 2025. Piliin nyo yung mga taong gumawa na o may ginawa na. Hindi yung mga politiko na puro dada, puro salita. Pag hinanapan mo ng ginawa, eh nga nga. No good. Tuloy natin. Bang Marcos yung maglalaban. Mm-hmm. Yung tinatawag ni Lisa Marcos na the evil sister. Tinatawag ni First Lady the evil sister. Ang ganda naman ng title, the evil sister. Aba, baka naman naglalambingan lang. Kayo talaga Marites kayo. Ha? Tuloy natin. No, Amy. Oh, yun. Yung tinatawag naman ni Amy na worse than my mother. Ano? Masahol pa sa nanay. Masahol pa sa nanay niya. Mas grabe pa sa nanay niya. Aba. Eh, kung ganyan ang mga bitawan nila ng salita, abay talagang may ano na yan, may dingas na yan. Diba? May dingas na nga. Naku, yung sinasabi nilang flashpoint, talaga mangyayari siguro talaga yan. Kung parehas tatakbo si First Lady Lisa Marcos at ang kapatid ni Pangulong Marcos na si Amy Marcos ay magbabanggaan sa Senado. Pero tingin ko hindi banggaan mangyayari dyan. Kasi nga, syempre, 31 million, di ba? Bangon Pilipinas! Bagong umaga! Tuloy natin, ako dadami na yung mga Marcos. Ay, bahala kayo. Eh, gusto nyo yan eh. Diba? Kung iboto kayo at manalo, eh, ginusto rin ang taong bayan yan. Eh, ayusin yung trabaho nyo, diba? Tuloy natin. Si Lisa. No? Kaya, pag naglaban sila last election, yan yung flashpoint. Paano pag nakikita mo naman sila nagtatabi, nakikita mo talaga, hindi nag-uusap eh. Diba? Nakakatabi sila, no? So, malalim talaga yung away. Aba, dahil sa sinabi mong yan, nahagilapin ko buong gabi yan. Ayan. Maghahanap tayo ng video. Tingnan lang natin kung totoo ba. Diba? Maghahanap tayo ng video na si Senator Amy Marcos at si First Lady Lisa Marcos, eh kung talaga nga bang hindi nagkikibuan pag nagkikita sila. Naku, malalaman nyo yan. Siyempre, tayo si Tolitz, diba? Tuloy natin. May ganun talaga. Sa kay Amy, worse, the evil sister, ang tingin naman ni Amy kay Lisa, worse than my mother. No? So, medyo malalim talaga. No? At meron ding sigalas within the administration of PBBM, kasi sinabi rin ni Manang Amy yan, eh, no? Marami daw mga ahas sa palasyo. Yes. Parang ganun. Anong ibig sabihin po niya? Kumakalap na ngayon eh. Nako. Akala ko si Maharlika ka lang. Pati ba si Senator Amy Marcos? Sinabing may ahas sa Malacanang. May ahas! Sino kaya yung ahas niya sa Malacanang? Tuloy natin. Sa social media, yung ahas sa Malacanang. Mm-hmm. Yun, oo. Tingin ko nanggaling yan dun sa grupo ni Vic Rodriguez. Mm-hmm. Na tingin niya, tinuklaw siya sa likod ni Lisa. At dun sa mga mga DDS na nagagalit kay Bongbong. Mm-hmm. Ang kinakalap nila, dalawa. Una, yung ahas sa Malacanang. No? Mm-hmm. Preparing to Lisa. At ikalawa, fake na Marcos loyalist. Mm-hmm. No? Tinatawag siya as fake Marcos loyalist at tinatawag siya na dilawan. Kaya, ano yung dilawan? Wala na eh. Yung opposition. Yeah. Hindi mo na marinig. So, ang nagpapakbakan ngayon, yung magkakaparehas. Sila sila. Marites. Landed protests in China. Aba, ganun pala ang nangyayari ngayon. So, ibig sabihin, eh talagang napapagbintangan ang First Lady na dilawan. Diba? Pangit naman yun. Ang bihira naman kayo nung kampanyahan, unity lang tayo, tapos ganyan na kayo. Ayoko na sa earth. Ayoko na. Nako, kayo na lang umusga, guys.
Pero siyempre, abangan yung susunod na video. Hahanapin nga natin kung talaga bang hindi nakikibuan ang First Lady at ang Senadora Amy Marcos. Nako, President Bongbong Marcos, yung sinasabi mo unity, nako, simulan mo sa bahay. At nako, baka mahikayat mo na lahat ng Pilipino. Napakaganda na, ha? Pag nahikayat mo lahat ng Pilipino, lahat ng Pilipino na magkaisa. Umpisa mo sa bahay, PBBM. Yun lang guys, maraming salamat. Mwah mwah! Chup chup! Babush!